Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magpalang umaga po sa lahat. Ako po si Sister Lynn Carpio ng CRC Dasmariñas Daughter Church. Sa umaga pong ito, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw po na debosyon sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ninoong Jesus at Banal na Espiritu, nagpupuri't nagpapasalamat kami sa isang bagong araw na may pag-asa na ang pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Nagpapakumbaba po kami at lumalapit kami sa inyo ang humihingi ng karunungan at kaalaman upang mas maunawaan namin ang mensaheng ito, aming mabulay-bulay ng maayos. Muli, itinataas namin sa inyo ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa aklat ng Magandang Balita Biblia sa Levitico Kapitulo 21, versikulo 31 hanggang 33. Narito ang salita. Sundin ninyong mabuti ang tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako ang inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh, inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Narito po ang paliwanag sa talatang ating binasa. Ang nais pong ipabatid sa mensaheng ito ay dapat nating sundin ang mga kautusan na nakasaad sa Bibliyang ito sapagkat utos ito ni Yahweh. Si Yahweh ang nagpalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto upang maging anak ng Diyos. Kaya marapat lamang na sundin ng mga Israelita ang kautusan bilang pagrespeto at pagliwalhati sa Panginoon. Pinaaalalahanan ang mga Israelita ni Yahweh na dapat magbigay sila ng galang sa banal niyang pangalan. At huwag lapastanganin dahil binigay sa mga Israelita ang tipan na ito ng Diyos. Paulit-ulit na binabanggit sa mga talatang ito na ako si Yahweh, kaya dapat nating tandaan at isaisip ang pangalan ng Diyos, ang kanyang kautusan, dahil ito ang sagrado at banal at nararapat nating igalang at sundin ng buong puso. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala na dapat tayong sumunod at mamuhay ayon sa kanyang kalooban, lumakad ayon sa kanyang kagustuhan niya sa atin. Huwag lapastanganin ang kapangyarihan at kadwalatiyaan ng Diyos, bagkus tayo ay lumakad sa banal niyang presensya at laging nagpapasakop sa kanya. Bagamat may mga sitwasyon na susubukin tayo sa ating pananampalataya, ngunit dapat nating alalahanin na katulad ng mga Israelita, ililigtas tayo at tutulungan ng Panginoon. Dahil nilaan niya tayo para maging kanya upang makapaglingkod. Kaya napaka-importante po na gawin at sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, Diyos namin, salamat po sa mensaheng ito na ipinagkaloob niyo sa umagang ito. Nawa ang lahat ng nakapakinig ay mapaalalahanan ng nais niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po sa umagang ito at patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Tulungan sa mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan sapagkat sa inyo po ay may tagumpay. Muli, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri't pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, at sa gabay ng banal mong Espiritu. Amen. Marami pong salamat at patuloy po nating subaybay at suportahan ang ating gawain na tinapay mula sa langit. Pang-araw-araw po yung debosyon, yun lamang po.